Sa lahat ng viewers ni Makmak Pablo, kumusta na kayong lahat dyan? At pray lang, kaya natin ang laban. Sa lahat ng mga viewers, mega shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo, magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali sa inyong lahat. Saan sulok man kayo ng mundo. Long live. Si Kuya Alpha. Hello po, Kuya Alpha. Ba, pasensya na, late ako. Ay, okay lang po, okay lang po. Ayan, nagkakwentuhan nga po kami dito ng ano. Ah, okay. Kwentuhan lang ako. Pasabog ni Alpha Romeo. Oh, ayun ang ginawa ko ng ano eh, title eh, kasi pasabog yun eh. Okay. Tayo naman eh, hindi tayong dakdak ng dakdak sa social media na. So may nakausap ko ako taga PSG. Nakausap sa taga PSG po siya. Nakausap kami. So wala muna akong iba pag-iing sa social media. Kumbaga under the process na ito. So, pangulo lang po daw eh, busy. So pinasa na po sa staff ang ating kaitingan. So tingnan na po natin ang tapang ko. Dati, ang kalaban daw kasi na hindi ba ito dito. So pa-investigan na po. Dahil unang-una, karating na rin pala sa kanya. Kung matatandaan nyo po, may balita na rin po lumabas na pa-investigan nyo. So although hindi lang para, no? Kung saan na ibalita yun. So, pasensya na po. Wala po tayong pasabog. At hindi po tayo gaya ng kabila. Pasabog ng peke. Tayo po ay sa gawa. Ang atin lang po, gawin na lang po natin ang naayon sa rule of law. Yun po ang sabi nila po sa akin. Salamat sa isang PSG, Kernel. Hindi po ako mag-name drop. Saludo po sa inyo. Ihintayin po namin ang resulta ng inyong pag-uusap ni Pangulong Duterte. Yun. Salamat po. The best. Okay, hindi kasi tayo pepeng pasabog ng pasabog. At baka mas lalong makakasama pang ating gagawin. Asensya na po. Gaya na natin sinabi, relax lang po tayo. Ayan, na po natin yung kapitan. Mundadagdag. So, ulitin ko po, hindi po tayo ibig sa gaya na sinasabi. Tayo po, tao. Ibis man ang tao, ibig sabihin, sila rin po, ibis na rin po, dahil tao rin po sila. Gamitin niyo ang utak niyo, kung po kayong gamitin ang utak niyo, at gamitin po buong ang utak ng Pilipino. Pero ang tao, hindi niya na malalo. Ngayon, kuya, mahina daw po yung ano, audio niyo, kuya. Ano na? Mahina daw po yung audio niyo. Medyo, ano po, nagchachapi po kayo. Bigyan mo ako ng hagdanan na ilipat pa sa computer. Ah, sige po, sige po. Sa laptop. Lalapot po. Okay. Okay, yan. So, yun. Hindi man pwedeng ihayag dito ni Kuya Alpha kung ano yung kanyang sasabihin. Eh, ang maganda nun, good news pa din, aba, pero yun, meron na siyang nakausap na malapit kaya na kay Pangulong Duterte. Ayan. Ayan po, kay Alpha? Yes, oo. Ayan, nalakas ako. Oh, dati ko itong ano, kaibigan dyan, yung panahon pa. Matanda na ito, medyo okay. Hindi naman matanda, medyo okay lang, medyo... hindi ko na muna i-details kasi syempre ongoing process pa tayo. So, itayin lang po natin at kung matatawagin po ako, obligado ang uuwi. Walang... So, hindi ko po ibibigay yung details ng aking pag-uwi o details ng aking flight. Ako'y susulpot na lang dyan.
Maaaring sa barko, maaaring sa aeroplano, hindi po natin alam. Naganda ko nag-iingat. Kaya nga. Oo. So, ang sa akin lang, ano na ikperin ang katotohanan. So ito, may nagmutong nga sa akin eh. Andun daw si yung isa na ating kasamaan. Andun si Yulin. Andun si Marie. At tinawag daw tayong ipis. Eh, hindi naman kami tinatabla niya kahit anong itawag sa amin. Tao kami sa amin. Sa isip namin, tao kami. Marangal. Hindi kami bombo. Kasi yan, babalik sa kanila yung mga sinasabi nila. Sila yung nagsabi, babalik at babalik din sa kanila yan. At alam naman natin na tayo tao. Bakit tayo matatamaan? Diba? Kung sino ka man nagsabi na yan, eh sana isipin mo, ikaw yung tao rin. Kung sinabi mo kami, tinawag mong ipis, ano ka ba? Di ka ba tao? Yan na lang po. So ang sa akin, Mac, tuloy lang. Victor Loreto, hindi kita titigilan. Ikaw pa rin ang so contento araw-araw yan. Yun lang, content lang. Okay, yun lang. Victor Lorenzo lang, wala na akong sasabihin pa. Ang cute mo. Di ba? Oh, di kami nagagalit, wala kaming stress. Yung kabila, stress na stress yata. Oo, oh, edi tinatablan eh, no? Kaya kung ano na sinasabi, Kuya Alto. Oh, kaya nga tayo may mga grupo. Unang-una, may nagpapatawa, andyan si Jake Magnus. Kung gusto niyo ng kantaan, andyan si Pax JJ. Kung gusto niyo ng kwentuhan at kulitan, andyan si Mac Pablo. Kung gusto niyo ng istorya, love story, andyan ang Glowing TV. Kung gusto niyo ng magandang kengkoy, okay naman, andyan si Leon. O, ano pa bang hanapin natin? So, manunod na kami sa inyo. So, supportahan na lang namin kayo. Kesa magandang. So, dito na lang tayo. Makinig na lang tayo. Kasi ayoko bigyan kayo ng... ako, ayoko bigyan kayo ng... pangit na value. Maipakita na lang natin na... isa better na lumaban tayo. Sundin na lang natin yung road up law. Hindi ko kayo dadali na butakan natin to, tirahin natin to, wag. Okay na akong tirahin nila, wag lang tayo. Tayong ibigay, maging good example tayo sa bawat isa. Tuturo ko sa inyo yan. Hindi porket nagsalita sila, counter strike, no. Pag nagsalita sila, manahimik tayo at tayo may ginagawang solusyon dyan. Action. Mas maganda ang action, speak, kasi yung bunganga ka ng bungango. Nga nga, tayo action, dahil tayo, tama tayo mga to. Tuloy lang natin ang maganda nating gawain, tumulong tayo. Not it means na nanahimik tayo kasi nasa process na. Inaayos na, may nakinig na. Okay na to eh, tama na to. So hindi na natin sila kailangan na gisingin pa. Sabi ko nga sa iyo eh, kung hindi man tayo matutulungan ng malalaking politiko, ako gumagawa rin ako ng paraan. Gumawa tayo ng paraan. Imbis na bakbakan natin ang kapila. Kasi wala na to eh. Walang substance to mga yan. Ampaw lahat yan eh. Ngaw-ngaw lang yan, kiyaw-kiyaw ng kiyaw-kiyaw eh. Dito tayo sa puno. Nakaupo sa gobyerno. Yan yung bulok na kamatis na dapat natin linisin. Hindi ito mga to. Wala na to eh, mga basura na to eh. Mga kabuti na yan eh. Diba? Huwag natin patuloy yung mga kabuti. Pag pinatulan pa natin yung mga kabuti eh, hindi tayo nagkaiba sa kanila. Gawin na lang natin magkanta, magkwentuhan. Eh, kung pumasok man sila, huwag nyo nang basahin. Huwag nyo nang basahin na may basa dito. Click nyo na lang, tanggalin nyo. Yun lang ang pakiusap sa inyo. Huwag na nang babasahin.
Kung may umakyat sa iyo na live na LS mo, Makmak. Yep. Take down mo na lang. So wala, ang pinaglalaban natin, dininggin na. Hintayin na lang natin ang investigation. So okay na to. Tama naman yung sinabi sa akin ng PSG. Kahit ngaw-ngaw tayo ng ngaw, at least nadinggin na nila. Tingnan natin bukas o baka kinabukasan, eh mag-usap sila ni President. Ibubulong mo lang kay Mr. President yan. Pagkabulong, hindi ko na alam kung paano. Paano yung settlement nito. Dahil ako mismo, kung makakausap siya online or telepono, babalitaan ko rin po kayo. Importante, nakapasok na tayo sa Malacanang. Yun ang napaka-importante. Diminig tayo ng Diyos. Diminig tayo ng ating panalangin. Magsasalamat tayo sa Diyos. Magaungaw na sila hanggang gusto nila. Tayo maglaro, magsaya, at huwag na natin basahin ang mga basya. Tuloy natin ang pagtulong, tuloy natin ang legacy ni Francis. At hintayin natin si Francis pag lumabas, kung ano man ang kanyang desisyon, sundan natin at supportan natin. Dahil ayoko rin kayong ma-stress, mag-isip, kung ano man ang gawin ninyo. Ang importante, may direction tayong sinusunod, may batas tayong sinusunod. Hindi yung nag-aabugaduhan, nagmamagaling sa batas, ampaw naman. This is the rule of law. Huwag natin taasan pa ang rule of law, ang batas. Huwag tayong tumaas. Magkustun din natin kung ano yung nakasaad sa batas. Yan ang itinuturo. Yan ang tama. Yan ang ginawa. Pinag-aralan bago aprobahan yan. Kaya nga batas eh. So, ang aso natin lang, magpasalamat tayo at tayo dinigin. Hindi na tayo dapat magalit. Okay na to eh, tapos na yan. Isang tabi na natin ang galit natin. Hintayin na lang natin. Yun lang, Makmak. Ang aking pasabog siguro sinasabi mo, hindi masakit, malumakit, maintindihan ninyo. Ang gusto ko. Salamat. Ayan, ang daming nagpapasalamat sa'yo, Kuya Alpha. Napakalaki daw ng tulong mo kay FLM. Eh. Ang dami po nagpapasalamat sa'yo. Ayan, katulad ni Ate Purita Libracao, kay Makmak, and Alpha Romeo, pa-shoutout naman. Eh. Tapos si Ate Lourdes Groom, maraming salamat. Alpha Romeo, God bless you. Ingat lagi. Tama po, sir. Tahimik na galawan ang kailangan. Always keep safe and God bless daw po, sabi ni Ate Eri Amachi. Si Ate Tess Valerio, and wait for the better, si Nanay Tess ha, and wait for the better tomorrow, sure win. Si Richly TV, sabi niya, yung mega shoutout Sir Alpha Romeo from Netherlands. Sabi ni Joe Marlene Navarro, sana nga daw po. Nasa ano yan eh, ikaw nga Makmak, yan mga process na yan, sa court yan. Actually, syempre, ang nasasakdal dito ay nakaupo sa gobyerno. Unang-una, pagpapaliwanagin, syempre, kukunin ang aking side, kukunin ang aking ebidensya, ibibigay ko naman yan. So, pag naibigay, ibabalidate yan, hindi naman agad yan. Kasi, babalansin pa yan eh. Iladaan pa sa process yan, due process eh. Kung ang may gobyerno ay may, ang nagkasala, syempre, idadaan yan, saka, pag-re-resign yan. Voluntary. Hopefully, mangyari yan, di ba? So, at least may natanggal tayo sa gobyerno ng bulok na kamatis. Kahit isa lang, okay na. Pero meron pa yan nasa likod.
Wag na ho kayo maniwala na may madidemanda sa inyo o mayroon. Although, wala naman tayong pinakikitang mali. Ito, YouTube na to. Ito yung ating dito tayo pwede voice freedom. Pwede natin ilahad. Wag lang tayo maghikayat ng tao na lalaban sa gobyerno. Ito ginagawa natin, hindi gobyerno. Ang kalaban lang natin, yung nakaupo sa gobyerno. Yung nakaupo sa gobyerno na hindi hindi niya sinusundan ang kanyang sinumpaang trabaho. Bagkus, hindi ko na po babanggitin. Alam niyo na po kung ano yung ibig sabihin. Alam na po ninyo kung ano bang kasalanan ng tao ni Victor Lorenzo. Salamat po kuya sa yung napakagandang balita. Yung nakarating na sa isang malapit kay Tatay Bigong, yung ating hinahing, aba, napakalaki na po talagang napakalaking advantage na kahit paano na sana makarating na makausap niya talaga. Dalawang oras kami nag-usap. Anong oras mo ikaw nag-online? Nung pong ano, alas 12 po eh. Okay. Yeah, pasalamat tayo. Sabi niya, ikaw pala yung ano, yung Alfa Romeo na naririnig namin. Ikaw pala yan, sir. Sabi ko. Sir, din ang tawag sa akin. Kaya, maraming salamat sa iyo, kaibigan. Talagang buti pala nandiyan ka. Nandiyan ka pala sa loob ng PSC. Diyos. Sabi niya, kilala mo naman ako. Ako, yung pagkakatiwala ako sa ganito. Iyan ang gustong-gusto ni Presidente. Yung bulok na kamatis siya, iyan ang gustong-gusto ni Presidente. Opo, nako. Lalo ngayon, meron siyang, may inutos po si Tatay Digong na parang gagawa ng isang... Paimbestigan. Paimbestigan lahat, mga taga... di ba natapos na po yung sa PhilHealth? Kung ngayon DPWH naman. Imbestigahan. Ito hindi na kailangan imbestigahan, Makmak eh. Unang-una meron naman tayong ebidensya. Pangalawa, ibabalik. Pangatlo, ipo-cross niya. Pang-apat, ibobulgar ni President niya sa media. Tingnan pa. Kaya talagang ano, talagang napapanahon. Ito yung gusto ni Presidente. Yan. Oo, yung mga ganyan. Yan ang ano niya eh. Yan ang gusto niya. Malinis ang kanyang gobyerno sa mga katiwalian. Maghintay lang po tayo. Pero siguro, irespeto ko lang po muna yung kanilang gagawin na process. At ako ay hindi na muna po magbabanggit ng mga ganyang kaso na yan. Kasi nga, naibigay ko na po yan. Kung hindi ko pa po nabigay, okay lang pong banggit ko. Pero naipasa na po yan. Iyon po ang good news. Iyon po ang pinakamagandang balita ko sa inyo. So tingnan na lang po natin yung action. At siguro naman, hindi rin nila ilalabas yan dahil yan idadaan nila sa proseso yan. Kasi ang nasasangkot dyan, director ng NBI. Ng division ng cybercrime. Kaya, hindi ko po alam kung paano ang process ng gagawin nila po dyan. Basta't ako'y naibigay ko na ang aking salaysay online. Dalawang oras mahigit po kami nag-usap. At hindi rin sila makapaniwala. At nagulat po sa aking inilahad. Tagal na pa. Yung pinakulong niya, ito na lang, bigyan kayong tip. Pero huwag na. Saka na lang po. Pasensya na po. Padudulas pa ako. Baka nanonood yun. Sigurado nanonood yun. Pare, wag... Wala ako sasabihin. Huwag kayo po kayo mag-alala. Muntik na.
Hindi, na ano, batas kasi makmak. Pag nandun na, huwag na natin pag at sila na ang gagawa ng pakakbang tungkol sa ganitong sitwasyon na. So, dasal na lang tayo kay FLM. Tulong. Magpasaya tayo ng tao. So, yun na lang muna gawin natin siguro sa panahon ngayon habang hihintay kay Francis paglabas. Apo. Huwag na natin. Ang sa akin lang, huwag na natin basahin ang mga comment. Pag may nakita kayong negative comment, huwag na natin basahin. Huwag na natin i-broadcast sa tao. Wala tayong pakikinggan ngayon. Wala tayong babasahin ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan sila. Hayaan natin sila mag-post. Huwag na tayong mag-content. Dahil panalo na tayo. Ngayon pa lang, panalo na tayo. Yun lang. Sige, magbasa ka muna, Makmak. Sabi ni Makmak Pablo, in life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered. Payakap nga. What's up, mga tropa peeps?